Check. Okay na tayo. Good morning po sa ating lahat and happy Lord's Day po. May sinend po akong picture image sa ating group chat. Yun po yung gagamitin natin sa ating pong review. So, today po sa Bible class natin, magre-review po tayo tulad ng ginagawa natin sa mga previous na topics natin sa Knowing Christ and sa Eschatology. So, yan. Review lang tayo today. Pero bago yun, let's pray po muna. Tayo po yung manalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa araw na ito. Kami po ay nagdiriwang ng Lord's Day. Salamat, Panginoon, dahil sa biyaya nyo, sa grasya nyo, Panginoon, ay pinaranas sa amin, sa inyong kabutihan, Panginoon. Kami ay naririto, makakarinig ng inyong salita, makapag-fellowship sa aming mga kapatiran. Pagpalain nyo nga po ang mga sandaling ito na kami po ay magre-review ng aming book study. Mga po, ibigyan nyo kami ng iba yung katalinuhan sa aming pagsagot, sa mga insights namin. Gabayan nyo po kami, Panginoon. I-guide nyo po kami sa katotohan ng inyong salita. Pati yung mga kapatid namin na papunta pa lang, ingatan nyo po sila na makarating sila ng safe, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So, I hope na-download nyo na po yung ating nandyan yung rules. Yung rules 1.1 hanggang rules 2.8. So, kung maaalala nyo po, mayroon dalawang sections. Yung section 1 sa book na ng Duties of Christian Fellowship, section 1, patungkol sa pag-engage or pag-deal sa pastor and elders. And then section 2, para sa mga brethren naman. So, nandiyan po yung rules na naaral natin so far sa mga nakaraang linggo. And then, sa isang picture, nandiyan yung discussion questions na pwede po nating sagutin mamaya. So, ngayon, daanan lang natin, basahin lang natin yung mga rules na napag-aralan natin, parang ma-refresh lang sa ating mga isipan. So, lang ha. Malabo ba yung image? Clear naman yun. Yan. So, basahin lang natin yung rule 1 muna. Section 1, rule 1. So, itong section 1, again, is rules for walking in fellowship with respect to the pastor of the congregation. So, rule 1, kung naalala natin si Brother Evan yung nag-ano na ito. Tama ba ako, bro? Ikaw, no? Ay, si Brother Herma pala, sorry. Believers are to attend regularly and to submit to the preaching of the word and administering of the ordinances committed to the pastor by virtue of his ministerial office. Basically, yung mga gawain na ipinagkatiwala sa pastor, yung administering ng word, preaching, teaching, and then yung administering ng what you call sacraments, yan, baptism and yung Lord's Supper, dapat daw, yun yung idadaluhan. Pakikinggan, mag-undergo ka nun, yun yung gawain ng mga congregation with respect to dun sa trabaho ng pastor. And since they are commissioned to do that, sabi sa 2 Corinthians 5, we are ambassadors for Christ, God making His appeal through us, we implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. So yun yung pinaka-message ng word na administer ng pastor sa kanyang preaching and teachings, pati yung sacraments na ina-administer niya. And yung gawain ng congregation is daluhan yun. Pakinggan yun, sundin yun, and all that. So yun yung rule 1. So rule 2, basahin natin, the pastor's way of life is to be observed and carefully followed to the extent that he walks in the ways of Jesus Christ. Again, andun ulit, kung alala natin sa Hebrews 13, tingnan nyo, consider their way of lives. Tingnan natin yung kanilang pamumuhay to the extent that he walks in the ways of Jesus Christ. Kasi yun yung pinaka-visible or pinaka-malapit na nakikita natin. Si Christ kasi, siya yung ultimate na image na dapat nating masundan. Pero tulad ng sinabi ni Paul, sabi niya, imitate me as I imitate Christ. So, mas helpful na mayroon tayong visible na nakikita. Yun yung pinaka
malapit doon sa context ng local church is yung pastor. And sa rule 3, basahin natin. Prayer and supplications are to be made continually on the pastor's behalf that he might receive help and success in the work that has been given to him. So, kanina diniscuss ano yung ginagawa niya, yung administer ng word and administer ng ordinance. Sa rule 3, sinasabi dito na yung congregation, they have the duty to pray for the pastor para sa mga task na yun na ginagawa niya. Para, sabi dito, magkaroon ng success in the work that has been given to him. Nire-require ng work na yun na yung prayer ay magawa, mag-pray for the assistance, encouragement, abilities, success, deliverance, and protection. So, isa kung titingnan mo yung ano doon, yung notes doon sa rule number 3, isa sa motive is ito yung sabi sa motive. The preached word will certainly be effectual when ability to preach it is supplied as a result of prayer. And then kinote yung Acts 10 kung saan si Peter nag-minister kila kay Cornelius. So yung salita, yung preaching ng pastor, yung salita doon, yung word doon is certainly effectual kapag yung preaching niya ay bunga ng panalangin. Hindi lang panalangin niya, kundi yung panalangin din ng congregation. And then sinabi doon yung ni-reference doon yung nangyari sa Acts chapter 10. And another motive, kung babasahin ulit natin sa rule number 3, is the pastor prays for the church continually. So, since yun yung ginagawa ng pastor, yung congregation din is expected to pray for him. Parang reciprocal lang. So, yun yung rule number 3. Rule number 4 tayo. Believers are to hold the pastor in the greatest respect and to submit to him for the work's sake. Kinote doon yung 1 Timothy 5. Sabi doon, considered yung pastor or elder worthy of double honor. And sa scripture, sa iba-ibang part ng scripture, makikita din natin kung paano in-honor ni God yung mga tinawag niya na mga elders and pastors. Tinawag silang angels, yung mga nag-share ng mensahe. Tinawag silang bishops, Hebrews 12, overseers, ambassadors, 2 Corinthians, stewards, men of God, leaders, lights, tinawag silang lights, Matthew 5, fathers, 1 Corinthians 4, and iba-iba pang mga titles to refer to the pastors and elders. So, as they honor God, God also honors them. And so, kaya yung congregation then has the rule, an obligation to hold the pastor in the greatest respect. Rule 5. The church is required to support the pastor and his family by supplying all their earthly needs to the degree that is appropriate to the state and the condition of the church. Again, kinote doon yung 1 Timothy 5 kung saan sinabi ni Paul kay Timothy yung let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. Tapos ni-reference niya yung Old Testament law na sinabi doon, do not muzzle an ox while treading the meal or the grain. Huwag mong bubusalan yung ox na nagtatrabaho para makakain siya sa trabaho. Ginamit niya yun to refer dun sa elder or sa pastor na sinabi dito, rule well considered to be considered worthy of double honor. So, and then mayroon ding qualification na nilagay dito that is appropriate to the state and condition of the church. Naaayon sa kakayahan at sa kondisyon ng simbahan sa pagsuporta. So yun yung rule number 5 and rule 6. The church is to remain loyal to the pastor and to stay at his side in all the trials and persecution that may arise because of the word. Makikita natin itong pattern sa Book of Acts kung saan may preaching ng word, mayroong persecution na nangyayari because of the word. And ngayon, nangyayari pa rin yung ganun. When persecution arises dahil sa word, for the word's sake, nagsisimula siya sa pinakamataas, sa leaders. And that description sa scripture, that's the usual way na ma-scatter yung sheep by smiting the shepherd. So yun yung unang nangyayari.
Rule 7. Believers, along with their families, must gather together as congregation before the pastor at the times appointed by him. Again, yung nandito yung as similar dun sa rule 1, na dadaluhan yung mga preaching, teaching, together as family, as congregation, before the pastor at the times appointed by him. Since yun yung task, primary task na pinagkaloob sa kanya, and task din ng congregation na, for example, no, feeding yung shepherd na nag-feed, kumain yung sheep, pumunta ka dun sa kung saan yung handaan, yung ano, mesa. So nasa yung rule is yung section 1 dealing with the pastor, rules with respect to the pastor of the congregation. So jump tayo sa section 2, rules for walking in fellowship with respect to other believers. So ito yon, rule number 1 doon sa section 2, rule 1, believers have a duty of affectionate, sincere, genuine love in all things towards one another, a love compared to that of Christ for the church. Since sinabi ni John Owen doon, love is the fountain of all duties towards God and man. Lahat ng mga gagawin, lahat ng pakikitungo sa bawat isa, yung pinagmumulan niya is pag-ibig. Isa sa motive na nilagay doon John Owen is, well, it's a command of God. Inutos yun, love your neighbor as you love yourself. So, inutos siya. And another motive is yung faithful love of God and the faithful love of Christ. Since tayo ay nakaranas ng ganung pag-ibig, i-extend din natin yung sa ating kapatiran. So rule number 2, believers must maintain continual prayer for the prospering of the church under God's protection. Since ang panalangin ay kaparaanan para makipanaig sa Panginoon, yun din yung the refuge ng mga saints sa lahat ng panahon. So, both para sa sarili and para sa kapatiran. Yung motive na nilagay doon ni John Owen is, una, i-ordinance ni God yun na manalangin ka. Ang pangalawa is, to the honor of Christ. Another motive is, para sa sariling benefit and spiritual interest natin. So makikita, yun yung mga motive na binigay ni John Owen. Kaya dapat tayo as congregation ay panalangin yung prospering ng church. Rule number 3, believers must strive and fight with determination in every legitimate way by their actions and sufferings for the purity of the ordinances, for the honor, liberty, and privileges of the congregation, and in order to help others in the face of all opponents and adversaries. Ito, si Brother Eva, ikaw na to, diba? Kung naalala nyo to, yung isa sa duty ng mga mananampalataya is to defend or to fight for the purity of the, sabi dito, ordinances or doctrine. I think sa Timothy, inanin rin to ni Paul, na pangalagaan mo yung, I think sa Jude yan, faith that was once for all delivered to all the saints. So ito yung rule 3. Rule 4, believers must maintain an unmerited care and effort to preserve unity, both in general and in particular. Hindi ko lang na-note kung ano yung meaning nitong general and particular. Pero yung main message is, sabi dito, magbigay ka ng unmeriting effort or endeavor to care and pangalagaan and to preserve the unity. Sa Philippians 2, yun yung makikita natin, sa Philippians, bukod sa Philippians, makikita natin yung message ni Paul. Pinagbabati niya yung sila, pangalan nun, Judea and Syntyche ba yun? Next tayo. So, preserve unity. Rule 5, believers are to separate and keep apart from the world and from the men of the world in all their ways of false worship so that we are seen to be a different people. Katulad ng kalooban ng Diyos sa bansang Israel ng Old Testament, ganun din sa mga Christians ngayon. We are the antithesis of the world. We are not of the world. We are in the world. Pero sabi ni Christ, di ba, sa prayer niya, but we're in the world, but we're not of the world. Yan. So, dapat nakikita yung ano na yon, differences na yon. Yeah.
sabi na dito, believers are to separate and keep apart from the world. And yun din yung warning ni James, kung alam natin, James 4:4, sabi doon, if you love the world, you are an enemy of God. And next tayo, rule 6. Believers should engage in frequent spiritual conversation for edification according to the measure of their gifts. So, ito rin, yung isa sa sinabi ni Paul na let useless talk be put away. Yung mga wala namang beneficio na pag-uusap. And then, binigay doon yung paano ito ginagawa. Sabi, in an ordinary conversation, occasionally by special meeting appointed for prayer and instruction from the word. Binigay doon ni John Owen. I remember this. Hindi ko, sino ba yung nakasign dito? Naalala ko yun eh. Ikaw, kay Chester. And then, tama ba? So, and then, it's rule 6 yun. Rule 6. Pichard. Ito, rule 7, si Brother Chester. Ito. And believers must bear with one another's infirmities, weakness, sensitivities, and failings in meekness, patience, and pity, and providing help and assistance. May warning dito na binigay si John Owen na huwag daw dapat na tayong mag-rejoice or magalak kapag yung isang tao, yung kapatid, ay na bumagsak. Ano yan? Ano yung German word na yan? Schadenfreude. Enjoy. Binigyan ng warning, pag ikaw natutuwa nang may bumagsak, ano yun? Concerning yun. Ba't ang saya mo? Ba't ka nagre-rejoice kapag may ano? Well, dapat, doon yung sabi ni compassion, bear with one another's infirmities and weakness. So, yun yung rule 7. Nasa rule 8 naman, parang similar din ng rule 7, pero pagdating naman sa kanila, sa kapatiran na, sa mga affliction ng mga kapatiran. Rule 8, sabi, believers must support one another tenderly and affectionately. Meaning dito, may pag-ibig, may magiliw sa Tagalog. In their various circumstances and conditions, bearing one another's burdens. And then, binigay na warning dun sa rule 8 na yon is kapag may lack of concern ka or wala kang kialam, may nangyayari na dun sa isang kapatiran, tapos ikaw, ay hindi naman ako affected. Parang ganun yung mindset mo. Sabi dun, warning yon, sabi ni John Owen, na baka hindi ka part ng body na yon. Kasi yung totoong katawan, yung totoong isang katawan, kapag may sakit yung kahit yung ano lang, tumo, maapektuhan yung buong katawan. So yun yung sinasabi ni John Owen. So warning na, baka hindi ka part ng body na yon. So yun po, yung section 1 and section 2 ng ating, yung so far na napag-aralan natin sa duties of Christian fellowship. Now, tawagin ko si Brother Rico kasi siya yung mag-facilitate ng ating review. Ito yung discussion questions natin. Sinadya ko yun, mga kapatid. Okay. Tulad po ng sabi ni Brother Art, meron siyang sinend na discussion question sa GC natin. So, I hope na basa po natin kanina para po makapag ma-ready natin yung mga sagot po natin, no? Babasahin ko po yung ating mga discussion question. Pero salamat ulit, bro, sa pag-review pala, no? Okay. So, basahin ko po yung number one na question. Number one, preserving unity. Ito po yung makita natin sa section 2, rule number 4, endeavoring preservation of unity both in particular and in general, what are the harmful effects or not obeying this rule? Sa number 2 po, makita natin dito naman, makita natin sa section 2, rule number 3, contending for the faith. One of the rule is to contend for the faith, for the purity of the doctrines. How does this benefit the church?
And yung number three, supplying earthly needs. Makita po natin dito sa section 1, rule number 5. The church is required to support the pastor and his family by supplying all their earthly needs. What practical steps must we take to obey this rule? Sa number 4 naman po, spiritual conversation, which is makita po natin sa section 2, rule number 6. Ang sabi dito, what specific topic have you talked about in your spiritual conversations with your brethren that cause your edification? Number 5, shepherd's trials, persecutions, which is makita natin sa section 1, rule number 6. Sabi dito, the church is to remain loyal to the pastor and to stay at his side in all the trials and persecutions that may arise because of the word. Give examples of these trials and or persecutions. Sa discussion question number 6, love one another. Makita po natin dito sa section 2, rule number 1. Believers have duty of affectionate, sincere, genuine love in all things toward one another. How can Christians exercise and develop this? Number 7, pray for pastor, elder. Makita po natin sa section 1, rule number 3. One of the rules mentioned is to pray for the pastors or elders. What are the things you pray for your pastor? Number 8, bearing with one another's weakness, which is makita natin sa section 2, rule number 7. How do God's mercy, goodness, and glory to the gospel motivate us in obeying this rule? And number 9, submitting to pastors. Makita natin sa section 2, rule number 4, what usually causes a believer to struggle with submitting to pastor or elders? How can this or these be overcome? And sa huling tanong po or discussion question is insights. So, pwede po tayo magtanong doon sa review, sasagutin po ni Art and ni Pastor. You can also share your insights about yung sa ating pag-aaral ng duties of Christian fellowship. So, ayun po, I believe meron pong mic na nakaprepare si ITRJ. Tapos, I encourage everyone, no? Sana masagot natin po lahat. Hindi lang iisa yung tanong na nasagutin natin lahat. So, siguro, unahan ko na para makapag-isip una kayo ng mga tanong, ng mga sagot ninyo. Okay, so, mag-search siguro ako sa insights sa pagdating sa pag-aaral natin, no? Pagdating sa duties of Christian fellowship. Dito, sakto yung time na pinag-aaralan natin to. Unang-una dahil nag-undergo tayo ng covenanting. No? So, ang ganda lang kasi nagiging guide natin to through the process of our covenanting. No? Na kikita natin yung iba't ibang duty natin, no? Kaya just duties of Christian fellowship. Hindi lang duty ng pastor natin, ng elders, although wala pang elders, at yung mga nagtuturo sa harapan, no? Kaya nga duties of Christians fellowship. So if you consider yourself as Christian, so dapat ito yung naway sundin natin bilang isang parte ng isang simbahan, no? Ang maganda dito nagaguide yung duty ng pastor natin at tayo din mismo mga miyembro
eh nagaga-guide din through the process. At ang nakita kong effect sa atin eh maganda, no? Kada may nagtuturo, ang impression, kada may nagtuturo na bawat rules or whatnot, is nakita natin agad yung application ng bawat isa. No? Tulad na lang yung isa sa mga hindi ko makalimutan dito ay yung nagturo si Bro Pichard, no, na ano parang tinuro mo, bro? Local. No? Na talagang inapply natin agad, no? Although hindi lang si Bro Richard, lahat ng nagturo, nakita natin yung pagbabago ng bawat isa. Tapos ang maganda noon, ina-apply natin agad. Tama ba? No? So, ang ganda kasi yung feedback sa atin, ito personally sa akin, ganun pala yun. Ganun pala dapat. Diba? No? Ewan ko kung ganun din kayo. No? No? Pero sa akin, ganun yung effect sa akin. No? Dahil alam na, ang akala natin noon, yung dati nating paniniwala, ganun. Dahil nga, nagkaroon ng pag-aaral pagdating sa duties natin bilang isang mga Kristiyano, naitatama yung mga mali natin. No? So, okay? Sasagutin ko na rin yung number one para may time pa kayo para mag-isip ng mga sagot. Okay? So, ibig sabihin, mag-iing nasagutin yung number one. Meron pa tayong number two hanggang nine. Okay? So, ang sabi dito, preserving unity and devouring preservation of unity both in particular and in general. So, tulad ni Brother Art, hindi ko rin masyadong maano yung particular and in general, no? Pero, yung mismo dun sa sinasabi ng rule na ito, mas maintindihan na natin, no? Sabi dito, what are the harmful effects of not obeying this rule? Bro, para mong sinasabotahe. Dalawa. Okay. Basahin ko muna yung section 2, rule number 4. Believers must maintain. Hello. Ayan. So, ulitin ko po, rule number 4. Believers must maintain an unremitting care and effort to preserve unity in general and in particular. Ano nga ba yung epekto ng hindi pagsunod sa rule na to? So, ang usapin dito ay pagkakaisa. No? Ang pwedeng harmful na pwedeng mangyari dito sa loob ng simbahan, ang sagot doon ay simply hindi pagkakaisa, no? At sa naniniwala ako, sa loob ng simbahan dapat, dahil tayo magkakapatid, dapat tayo nagkakaisa. Dahil walang sa katawan ni Kristo, walang hindi nagkakasundo, no? So tulad ng mga process na ginagawa natin sa pag-aayos, which is we are under ng covenanting, napapansin natin yung effort na ginagawa ng ating pastor at ganun din yung ibang mga kapatiran para maiayos lahat ng mga problema, issues, or whatnot. No? At isa yun, paraan na tayo talagang senyales na nagmamahal sa mga kapatid natin. No? Dahil ang Kristiyano, dapat ang tungkulin niyan ay una-una, syempre, mahalin ang Panginoon at ganun din dapat mahalin ang mga kapatid. No? So ang pwedeng mangyari dito pagka hindi to sinunod is hindi talaga tayo, baka hindi talaga tayo simbahan. Diba?
No, so mabuti na lamang maayos yung unang-una yung ating pag-aral, maayos yung mga nag-oversight sa atin, yung turuan tayo kung ano pa dapat gawin. Siyempre, yung ating mga labors sa pag-aaral, lalong-lalo na sa ating pastor at mga kalalakihan, na naitatama yung mga mali, na naiayos yung mga problema. So, ayun lamang po yung aking sagot sa number one. So, siguro po, pwede na natin paikutin yung mic, bro. Kung sino po ang gustong sumagot. Okay, ganun daw. Sabi ni Chester, paikutin daw, literal. Okay, so sinong gustong unang ano? Sinong gusto daw? Sana lahat tayo makasagot, no? So, mahaba-haba pa naman yung time. Sige bro, sino yan? Si bro Pichard? Hello bro. Alright. Siguro sa akin sa 7, prepare pastor or elder. Particular kasi to sa pastor, no? Unang-una, yung mga bagay na dapat pinapanalangin sa pastor, eh syempre yung kanyang office. Yung kanyang bukod sa duty niya as being an office, nasa office ng pastor or shepherd's office na magampanan. Second, yung kanyang na mailigtas siya sa mga temptations, kasama yun eh. Alam ko, kasama yun sa pinagpipray. Then, yung health, syempre, kasama yun. Kasi hindi naman ano yun eh. Kung ano, kung i-specified natin, kung ano yung mga dapat ipagpray. Pero, possible lahat yun. Yung mga aspect, physical, intellectual nung pastors, kasama yun. Then yung kanyang pag-aaral ng salita ng Diyos kasama yun sa pinagpipray. Then yung sa submitting to pastors, what are usually cause of the believer struggling? Isa lang, usual yung ano, yung pride. Yung pinaka-usual na nagiging cause nun, na nagihinder sa isang believer na hindi mag-submit sa kanyang pastor is yung pride. Lalo na yung nagtataas tayo ng boundary dahil ayaw natin pinapakialaman tayo, kasama yon. Pero yun yung danger ng isang Kristiyano, na makita niya na walang magagawa ang pastor sa buhay niya. Although may mga bagay na syempre hindi naman talaga pwedeng pakilamanan ng pastor, pero ano eh, nakaginandiyan yung pastor to ano eh, yun nga, to shepherd when it comes sa spiritual life, practical practices, ay mga ano, yung mga, although kasi hindi, kumbaga yung pastor limited lang din naman eh, di ba? So may mga aspect na hindi niya naman pwedeng kumbaga hindi niya pwede, hindi siya yung pinakatama. May mga point sa buhay natin na hindi siya yung tama. Hindi siya yung efficient kausapin. For example, yung single. May mga single, tapos married ka. Pero yung ang kagandahan nun, yung mga practical kasi, tama ba?
Pero pwede naman akong ano na. Kasi may mga, basta may mga ganun, hindi lang naman yun yung ano, yung pinaka-pinpoint nun. Kumbaga yung pagdating sa mga aspects ng life, hindi minsan, eh, kumbaga hindi lang, hindi everything na match dun. Nakausap, pastor. Lalo na kung sa kababaihan, may problema sila sa kung ano, di ba? So, tapos, nasa ba ako? Sa meeting. How can this? Ayun. So, dating naman sa ano, sa, yun, yung how can this be overcome? Yun, unang-una, pagdating sa pride, ang pinaka, ano natin dyan, is, laman na, natin, na yung pastor natin, is, siya yung oversight our life. Then, yung sinabi ko regarding kanina, pero ano yun ah, kumbaga, situational, na hindi sa lahat ng aspect is nag-a-apply yon sa pagkakausap natin kay Pasko. Kumbaga lahat nung ano tag nito. Yun nga yung may mga situation na tulad nun, babae, yung problema niya sa pinak may mga problem siya na hindi ding ano ng alam mo yun, yung lalaki or ano, basta may mga ganun. So pero yung pinaka ano doon, yung pinaka submission pinaka submission sa ano sa pastor dapat ma-overcome lang siya kapag naiintindihan natin na naiintindihan natin yung kahalagahan ng offices niya. So yung office na yon na kung saan pwede tayong oversight kung ano yung kailangan sa buhay natin, i-settle, i-ayos. Yun nga, pag may pride kasi, yun yung naging hinder. So, yun ang danger sa isang Kristiyano. Then, paano ma-overcome nun? Siyempre, magtiwala sa pastor. Kung paano tayo titiwala sa Diyos na siya yung tinawag ng Diyos para mag-oversight sa atin, yun yung ilapat natin or yun yung bigay nating tiwala. So, yun din naman yun. Yun yung pinakaano. Kung paano tayo papasakop sa, kumbaga, si Mrs. or yung asawang babae, paano papasakop sa kanyang asawa. Dapat yung, ano natin, yung attitude natin, ganun din, magpasakop sa pastor. Hindi perfect ang pastor, pero nandun tayo to, ano, magpa-correct, magpa-guide, yun yung ano natin. So, ganun din si wife. Hindi tayo perfect bilang mga kalalakihan pero nandyan sila to listen to us kung ano yung kailangan natin, kailangan nilang ma-improve, ano yung dapat natin to rule. Yun yung ano. So, yun nga. So, sa number 4, ayoko sagutin to kasi gusto ko sila sumagot eh. Tapos, what are sa number 3, what are practical steps must we take to obey this rule, yung church earthly needs is the church is required to support the pastors and his family. So yun, gawain ng Panginoon ang mga kasama sa gawain ng Panginoon is yung suportahan yung gawain niya, kasama sa pagsusuporta nun is yung mga tao yung nasa sa office. So yun, yung practical natin, syempre yung nangyayari naman sa ginagawa natin, nagbibigay tayo ng pledge. Tapos, offerings, yung mga labor, kasama yun sa mga, ano, binibigay natin na, ano, na ma-practice dapat ng isang Kristiyano na hindi nagahangad ng kapalit. So, lahat ng to, binibigay natin yung services natin to edify the church, to function as a church member, as a member of the church.
So hindi lahat ng gawain nakaatang sa pastor. So yun, kaya napakaganda dahil na ipapractice naman natin to. Nagkakaroon tayo ng delegation, practices, yung support, nakikita ko naman yun dito sa simbahan, na yun dapat talaga yung na-improve at tuloy-tuloy na nang ginagawa. Ano pa ba? Sa unity, what are the harmful effects? Yung pag sinabing unity, no, merong may mga, we are different perspective sa mga buhay. Meron tayong mga iba't ibang perspective when it comes sa iba't ibang aspect din. Pero when it comes sa when it comes sa confession, dapat iisa. So walang problema doon sa mga iba't ibang perspective natin pagdating sa business, pagtatrabaho, pagtaguyod ng pamilya, pero dapat yung pinaka confessional na yung confession natin iisa. In when it comes sa doctrine, yung mga major doctrine sa salvation, sa basta yung mga doctrine, yung mga ano, dapat doon tayo nagkakaisa. So, kumbaga hindi naman siya matuturing na danger kung may mga iba't iba tayong pagtingin. For example, sa politics, walang problema. Pero ang dapat maging magkaisa tayo dapat sa sa confession. Yung nagiging harm nun is yung, yun nga, pa rin, darating pa rin dun yung pride. Ayaw magpatalo. So, yung may mga pagkakataon naman na tinaas mo yung bakod mo dahil may iba kang, kumbaga, yung pagdating sa pag-aaral naman, ayaw mong pag hindi ka marunong magpasakop or mag-submit, kasama rin yon. Magiging cost din yon ng walang unity, no? Or division. So, alam ko kasama rin dito yung general or particular, usual yung mga ano, no? Yung mga naalala ko yung mga secondary, like yung sa eschatology, dapat nagkakaisa pa rin tayo. Yung when it comes sa amillennialism, post-mill, no? Dapat may magpaubaya or something na pag-uusapan na pagsasang-ayunan. So, kasi yung iba kasi nagiging ano to eh, nagiging judgment nila na mali yung church kapag may mga simpleng discussion na hindi sila nagkakasundo. So dapat walang problema may mga ibang ano, walang may mga ibang perspective, pero dapat na pagkakasunduan. Na may magpasakop at merong nag-guide. So yun yung maganda dun. So yun na muna para makasagot yung iba. Okay, bro. Kailangan ko tataposin muna. Okay, nasagot ni Brother Richard yung number 7, no? Number 7, number 9, and number 3, tsaka 1. So, courage, nasagutin natin yung ibang mga tanong, no? Para ano. Tapos, bro, may ano sa Gmeet, no? May nakalagyan, ano? Yan. So, pwede po tayong magbigay ng ating mga kasagutan through chat siguro, bro. Pwede din mag-open mic. So, sige. So, susunod po si Brother Edsel. Sapor? Ha? Joke lang. Sapor, spiritual conversation. What specific topic have you been talk about in your spiritual conversation with your brethren that caused your edification? Siguro ano, example ko dito yung ano, pag-uusap ng magkapatid about sa kanilang mga ano, mga burdens about faith.
na paglakad. Kung ano ba yung mga problema mo sa paglakad sa pananampalataya, yung mga struggles mo, na sa pakikipag-usap mong yun, eh nalalaman mo kung paano mo siya matutulungan sa mga bagay na yun. At ganun din siya. Diba parang vice versa lang siya. Natutulungan mo siya, natutulungan ka niya. Tama ba? Natutulungan. Ayan. Diba? Natutulungan niyo yung isa't isa. At nagli-leads ito sa kung paano kayo lumago sa bawat isa na hindi lang to sa mag-asawa, diba? Kundi sa mga magkakapatid. Then sa pag-aaral, na pwede mo siyang tanungan ng mga di niya na naiintindihan about sa, kunyari, sa verse na to, anong sinasabi dito ng mga di mo naiintindihan na nagpapalago sa inyo sa pag-aaral. Then, ano pa? Siguro yun lang. Ay, okay na yun, bro? Okay. Alam ko, may tutuloy ka pa eh. Idagdag ko lang din sa sagot ni Brother Edsel yung ano, yung sobrang ganda nung pagka nag-share tayo ng mga struggles. Hindi, tsaka yung pagbabasa ng libro. Kung paano magbasa. Kasi nga, ano. Ay, nagtuloy doon. Kasi, may mga struggles tayo sa pagbabasa eh. And, para sa akin, malaking tulong yung mga na-share mo, tapos na-share din ng kapatid sa'yo, na naka-encourage para magbasa, mag-aral. Tapos, syempre, pinakamalaga doon eh yung may apply natin sa pang-araw-araw natin bilang isang Kristiyano. Sige. So si Brother Chester muna. Ayun. Actually ano, yun din yung gusto ko muna sagutin din yung number 4. Dagdagan ko na lang yung ano ni Edsel. And nagkaisa din kami doon sa ano nga ba yung question? What specific topic have you talked about in your spiritual conversations with your brethren that cause your edification? And ang una ko na agad talaga din naisip dito, tulad ni Brother Edsel, is yung sharing natin ng mga struggle, no? Kasi sa ating mga Kristiyano, sa ating mananampalataya, it is necessary talaga to hear your brother's struggle and how they mortify it. Diba? And paalala na rin siguro to sa atin, na huwag tayong mahiya mag-share, no, ng ating mga struggles. Siguro ngayon may mga reservation tayo dahil unti-unti pa natin din kinikilala isa't isa, but I believe na may improve naman to. So good thing to na nagagawa na natin habang nagko-covenant tayo, and mas dapat natin itong gawin pag covenanted na tayo. Kasi 'di ba ano, nakaka-edify na marinig yung kapatid mo na lumalaban sila sa kasalanan, na same struggle mo din. So, di ba, nakaka-edify yun. And nakaka-edify din yung marinig na kahit dumadaan sila dun sa yung hirap ng buhay, pagsubok, or yung sakit, di ba, na nakaka-edify na kahit dumadaan sila sa mga bagay na yun, eh, nagpapatuloy pa rin sila sa pananampalataya nila, sa pag-attend sa Lord's Day, sa mga pag-aaral. And yun. And nakaka-edify din na marinig mo sa kapatid mo na, ano, sige bro, ipag-pray natin yan. And ipag-pray din talaga natin. No, yun. So, ayun. And naalala ko lang din, yung same din sa'yo bro, yung about din sa pagbabasa ng libro. And ano, nakaka-encourage na nakikita mo yung mga kapatid mo sa pananampalataya na patuloy silang nag-aaral, and mas naka-encourage yun kung nakikita din natin sa kanila na napapamuhay nila yun, and same din sa atin. And siguro ayun lang muna. Next sa akin si Ali. Sabi na si Ali, okay. Next sa akin. Sige, yung sasagutin kong question is question number 2, contending for the faith, na base sa section 2, rule number 3. And one of the rule is to contend for the faith, for the purity of the doctrines. How does this benefit the church? Isang benefit sa church na nakikita ko dito is for the strengthening of the faith, or yung pagpapatibay ng pananampalataya. Kasi totoo yung assumption ng rule eh, na mayroong opponents and mayroong adversaries outside the church. And totoo na mayroon silang binabato. Hindi lang intellectual arguments, hindi lang sa theological,
kundi sa iba't ibang aspect, kundi cultural. For example, pagdating sa relationship, dapat yung kadalas na binabato is ano yan, 2022 na, dapat okay na yung live-in, yung mga ganun. Ang question is how should the church respond to that? Ang benefit noon sa mga sa dun sa church mismo is malalaman na mayroong sagot yung scripture, mayroong tugon, mayroong response, clear response na makikita sa scripture. And kapag na-achieve itong rule na to, it will ano benefit yung mga makikinig, yung mga meron naman talaga na hindi pa nila naaaral or hindi pa alam yung patungkol sa specific topic na yun. Kapag narinig nila, kapag na-obey to ng mga members sa church, magbe-benefit yung mga ano, may legitimate question din talaga. Kasi sa ibang mga churches, kapag yung statistics is kapag nakalagpas na ng high school, pag nagka-college na, kinig siya. Ano, umaalis na sa church yung mga college students, iniiwan na nila yung faith nila. Most likely, dahil sa mga tinuturo sa college, sa universities. So kapag na-fulfill ito, na-achieve itong rule na ito, nasa church na nagbibigay ng answers, na natutugunan yung mga legitimate questions, ayun, na-strengthen yung faith. Yun yung benefit niya. Salamat, bro. So, si Sister Alina. Dagdagan ko lang din po yung sinabi ni Edsel. Ang dami yung dinadagdagan, ha? Pero naunahan lang nila ako. Wag lang yung dagdagan yung Bible. ayun po, yung what specific topic have you talked about in your spiritual conversations with your best friend that cause your edification. Yun talaga yung struggles talaga sa life and knowing na lumalaban tayong lahat sa kasalanan. Iba't iba man yung situation, iba't iba man yung adversities na kinaharap natin. Pero kapag narinig mo sa kapatiran kung paano nila pinaglalabanan yung mga kasalanan, yung mga struggles sa buhay, and even yung mga yung mga struggle natin nga sa pagbabasa, sa pag-aaral, ayun nga, makikita mo na, ano, na ala kapareha ko rin pala sila na nahihirapan sa ganitong bagay, na, ayun, magiging edification siya kasi makikita mo na despite yung nahihirapan tayong intindihin minsan yung mga, kagaya ko, minsan kasi may part sa akin na nahihirapan akong intindihin yung binabasa ko, ganun. Kawan ko kung kayo rin. Pero ano, kahit ganun, nandun pa rin yung pagpapagal na matuto. And isa pa is yung mga natututunan natin, pwede nating itanong sa mga kapatiran. And sobrang natutuwa ako kasi may mga fellowship tayo, ganyan. And gusto ko lang din paalalahanan yung bawat isa sa atin na mag-effort tayo and ayun nga, duties natin bilang Christian yung ayun nga, yung magkaroon tayo ng unity din. And yung mga fellowship, sobrang laking tulong siya para magkaroon tayo ng mag-build natin talaga yung relationship between between yung sa mga kapatiran natin. And ano ba ba? Ayun po. And sa 7 din po, sasagutin ka din. Dudugtungan ko yung sinagot ni Tito Fitch na. Okay, dugtungan ulit tayo, ha? Ayan, what are the things you will pray for your pastor? Siyempre, yung pinakaunang naisip ko dito is yung preparation sa pagtayo sa pulpito, yung mga teachings, and yung preach, ayan, yung pag-preach nila pas, yung mga elders, and isa pa yung ang tawag dito, parang i-guide sila ng Panginoon, i-gamitin sila ng fully para sa spread ng gospel. And ayun nga na yung ano ba to, ano bang term, basta
para ano, para yung kumbaga ano, tulungan sila ng Panginoon na ipaglaban yung pulpito and na hindi madungisan yung pulpito and din din yung mga sin din na knowing na yung mga elders natin, yung pastor natin is totally depraved na nagkakasala pa rin. Yung paglabanan din yung mga kasalanan na kinahaharap at maaaring kaharapin pa ng mga pastors and deacons and elders natin. And syempre yung health din talaga. Kasi ano, naisip ko nung mga part na yung health kasi makaka-apekto siya sa pag-preach ng gospel, yung pag payo, di ba? Kagaya nung mga nakaraang araw, di ba? Syempre, kahit sabihin natin na, ayan nga, sinabi rin ni Paz na kaya niya namang tumayo kahit may nararamdaman. Pero iba pa rin talaga kapag, ano eh, paano ba? Parang, mahihirapan sila Paz, yung mga teachers kapag ano, may health conditions. And ayun, isa rin yun talaga sa idadalangin natin. And yung isama ko na din na ipanalangin din natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya na mas maging eager na mag-aral, ganyan. And manatili sa simbahan. Kasi isa din yun sa edification na nakikita natin yung mga kapatid natin na nagpapatuloy na nag-aaral na lumalago sa pananampalataya. Ayun po, dapat ang sinabi. Salamat, Ali. Nagre-request yung sa unahan, bro. Kanina pa sila. Kung okay lang daw. So, nasagot na po. Ang hindi pa po nasasagot, paralala ko lang po yung number 6. Number 5. Yun. So, no pressure. Wala doon yung sagot. Sagutin ko yung ano, 4-3-10. Sa 4, hindi ko alam kung ako lang, pero every time maa-assign ako sa kitchen, either magluto or maghugas, sobrang saya. Kasi, hindi ko alam, pero amazing kasi ginawa siyang means ng, pati yun, ginawang means ng Panginoon para sa edification. Kasi, merong mga spiritual conversations doon na hindi ko makakalimutan. Like, yung kami na-assign ni Ate Grace. Nag-usap kami about sa natapos niyang book, yung Providence of God. So ako, kahit di ko pa nabasa yung book na yun, nagkakaroon ako ng understanding, ng glimpse of the providence of God, and nagiging edification siya para sa akin. Kaya, very helpful siya. And ang galing lang kasi kahit maghugas ka or magluluto, may mean siya para sa edification natin, especially sa ladies. And number 3, supplying earthly needs. Naalala ko before si Pastor Angel and Pastor June, dati na yung pastor namin. Konti lang yung allowance nila, pero tumutulong pa sila. Example, bibigyan niya pa ng mga allowance or magko-contribute pa sila for the church, ganyan. Tapos wala nang matitira sa kanila. Tapos, nung nagkaroon ako ng flashback nung ladies fellowship kami with ARBC, so nasabihan kami nila Ate Sonila, Ate Josh na the time na hindi sila na covenant, pinigilan sila, is about nung Pastor Manny, nung nakita na parang hindi pa nila kaya ano yung pastor nila, support yung pastor nila, which is I think reasonable. Oo, kasi yung pastor natin wala siyang as in bigay talaga siya lahat sa atin. So practical way siguro to obey this rule is when it comes to totality of our finances, number one dapat, ng pinakamalaking budget doon, allotted to pastor. So, pero thankful ako kasi, unti-unti, nakikita ko na we're going there. Yan. Tapos siguro number 10, insight lang. Kapag mahilig kang magbasa ng mga novels, mga literature, marami kang mapupulot na principles. Like, yung sa akin,
yung sa forbearance talaga di ko makalimutan, tsaka yung humility. Sa forbearance, meron lang akong limit eh, na pag itong taong to, kahit anong sabihin niya sa akin or anong bato niya sa akin, hindi ko siya papatulan. Pero kapag na-reach niya yung bottom line ko, agera to, ganyan. Pero sa... Grabe ha? bato ha? Warning lang to para sa atin. Hindi, pero yung ano, nung pinag-aaralan natin to, yung Duties of Christian Fellowship, binabasa niya yung mga principle na yun na, hindi, forbear, ganun siya. Patience, ganyan. Tsaka yung sa humility, ang sa akin, dapat alamin ko kung kailan ako mag-bend or mag-stretch. Pero, hindi, at all times, you must be humble, you must bend, ganun. So, thankful ako. Tsaka salamat sa labor, sa mga nag-share, mga makalala. Salamat, sis. Salamat. De, anong books mo sa tungkol sa kitchen? Dala. Providence. Salamat, sis. Sis, sister wife naman. Sa akin naman yung 8-9 sa sagutin. Uy. Bearing what with one another's weakness. Yun. Ang ganda na na-establish sa atin bilang isang magko-covenant na as we covenant, no, as a church, is hindi lang tayo puro pag-aaral. I mean, na-establish agad sa atin na bilang isang church is makikita natin yung kahinaan ng bawat isa. And with that, na bilang parang sa marriage, di ba, nakikita din natin yung nakikita ko yung kahinaan mo bilang asawa ko, at ganun ka rin sa akin. Pero bilang isang church din is kumbaga maging mapagbiyaya ay maging gracious tayo sa kahinaan ng bawat isa. Hindi para, although nandun yung discipline, nandun yung pagpapaalala na encouragement na dapat na kumbaga yung pagpapayo, pero wag nating kakalimutan yung pagiging, yung pagmamahal sa ating kapatiran. Kasi darating talaga sa time na makikita natin na, ako, personally, may mga makikita kayo na ganito pala si Sis Mia, mga ganon. And maging mapagbiyaya, maging maunawain, maging gracious, no? Kung ganon din sa, kasi makokonnect talaga natin siya sa bilang mag-asawa na paano nag-harmonize yung mga differences nyo, no? And ayun, paano siya mag-harmonize, and yun yung yun nga yung maging tayo, maging edification sa bawat isa, no, na wag iwanan talaga yung isa't isa. Minsan kasi sa mga ganon, we choose to give up, or ano ba yan, ang hirap naman yung mga ganon. Maging mapagpasensya tayo sa bawat isa, kasi madami talaga tayong makikita na negative sa bawat isa. Pero yun, piliin natin na maging gracious. And doon naman sa number 9, what usually causes a believer to struggle with submitting to pastor elders. Personally sa akin, bilang may asawa na nagli-lead na parang pastor, major struggle is yung makita yung weakness niya. Kasi yung mga struggle niya, yung let's say may mga tinuturo na alam ko nag-struggle siya doon. So paano siya, noong una
yun talaga yung struggle ko. Paano ko ba titingnan tong bagay na to na alam ko yung asawa ko is nagsusumikap siyang ituro pero alam ko na nahihirapan siya, isa pamuhay yung bagay na to. And isa sa mga natutunan ko sa mga pag-aaral ng ladies then is makita natin na yung asawa or yung ating pastor is tao na nandun yung makasalanan, no? Maging doon ko rin mako-connect na maging ano tayo. Gracious, hindi porket na kikita mo na mahina dito yung nagsasalita sa or yung tagapanguna magiging mahina ka na rin. Dapat kaya nga sa babae, 'di ba? Nandun yung helpmate. Kasi kapag mahina yung asawang lalaki is nandun yung pagtulong ng asawang babae. And ganun din tayo as a church na tulungan din natin yung ating pastor na yun, sa mga ganun. Maging ano tayo, malawak yung pag-iisip natin, maging gracious. So, ayun lang po. Thank you. Salamat. Pero hindi ko alam kung anong tinutukoy mo. So, sino pang, sino ba? Siguro. Sige, ako po muna. Ako sa ano, number 6, love one another. Actually, yun nga, how can ex-Christians exercise this and develop this? Through fellowship. Number 1 yun. Kasi, diba, you can't express something if hindi mo naman nakikita yung person. So, if you limit yourself in fellowship, di mo rin talaga may experience yung how your brethren loves you. Eh, hindi niya, kasi hindi niya nga ma-express dahil wala ka nga naman sa fellowship or kaya every Sundays. Yun din yung sinabi ni Mia. Maganda ding, ano yun, yung, ay si Mia, ay si Pearl pala. Yung sa pagluluto. Actually, na-develop to nung nandun pa tayo sa old church. Nung inalisan natin, kami nila, Sis Jam. Dun kami nag-umpisa na mas na-develop yung relationship namin ni Sis Jam. And through that, na habang nagluluto or naghugas ng plato, syempre, ayun, nagkakwentuhan na ano yung mga struggles in life. Tapos, ayun, na-edify. Na yun yung nagiging way of edification ng bawat isa. And then, number 9 din, submitting to pastor. Siguro nagiging problema din dito yung ano, this be pastor or elder submitting to... naalala ko yung sabi ni Pastor Erdi na, di ba pastor po siya? Tapos na bumaba siya as pastor kasi nga, yun nga nasa kamalian turuan sila. Tapos sabi ni pastor, nung una parang hirap lunukin. Kasi pastor ka eh. Tapos magpapasakop ka sa alam mo naman mas ahead ka. Pero yun nga, naintindihan lang talaga, dun ko nakita, naintindihan ni Pastor Arjik kung sino yung Diyos na sinasamba niya. No, ganun din tayo as a Christian, dapat maintindihan natin na kung sino yung Diyos na sinasamba natin. Kaya tayo nagsasabit sa pastor dahil siya itinalaga din ng Diyos na dapat nating sundin. Ayun. So dapat maunawaan natin na kung sino yung Kristo, sinong Diyos na ating sinasamba. Tapos maganda din yung yun sa pray for pastor. Lagi namin to kahit sa pagkain namin. Tapos pagtulog, paggising, si Samsam ayun, pinagpe-pray niya lagi sa pastor. Number 1 na pinagpe-pray niya is yung health ni pastor. Afterwards, sabi niya paggalingin niyo po si pastor sa nararamdaman niya at si Ate Amor po, palakasin niyo po siya. Ginagising namin pa Samsam kasi namin na siyempre si Ate Amor, bit-bit niya, dala-dala niya rin yung mga burden ni Pastor. And yung meron pa si Seven, aalagaan niya pa, yung ganun. So, yun, pinag-pray din ni Pastor, ay ni Samsam. Tapos si Seven din, pinag-pray din ni Samsam na, ayun, maging malakas na bata, mga ganyan. So, yun, number 1 talaga yung kalusugan ni Pastor kasi pwedeng maapektuhan din talaga yung gawain sa simbahan pag yung nangyari kay Pastor last time. So, yun. Yung number 4 din, spiritual conversations. Ayun, yung specific topic siguro naalala ko yung sa
Yung sa prayer, yung doon pa rin sa old church kami ni Sis Jam, yun nga nag sa paghugas namin na plato. Na doon talaga ako naliwanag na yung prayer nga is ano siya sa atin ng mga Kristiyano. Necessity natin yun as a Christian na kailangan nagpe-pray tayo at dinudulog natin. Lalo na yung in times of hindi na talaga natin kaya. Yung parang di na natin alam yung anong pang pwedeng solusyon sa nagiging struggle natin. Idulog lang talaga at iluhod sa Panginoon. Naalala ko yung sabi ni Sis Jam. Kasi nga, wala naman talaga tayong kakayanan na ano eh. Hindi, kumbaga minsan hindi naman natin naiintindihan kung ano yung bagay na ipinapaintindi sa atin ng Diyos. Kaya, dapat lang na iluhod natin yun. And yun, may pamilya din tayo na hindi pa Kristiyano. Siyempre, yun yung una natin talagang inaano eh. Yung isang burden natin na sila din makakilala sa Diyos. Pero yun nga, hindi tayo yung ano eh, kumbaga gagamitin lang tayong instrumento, pero hindi tayo yung Diyos na talagang ganyan yung para magde-declare ng something ganun. Pero yun nga, sa dalangin, madadaan siya sa dalangin at pinapakinggan yun ng Diyos. And so sobrang ang ganda nun, naalala ko na yung sabi sa Diyos. And simula nun dun, natuto na rin ako na yun nga, yun. Kahit minsan, kasi magbubutis ko, mabilis na ako makatulog. Nagpe-pray kami nila, Daddy, nakatulog na ako. Nag-amen sila. Ginising ako, uy, nag-amen na kami, hindi ka pa nag-amen. So, hindi, nagpe-pray pa ako ba ako. Pero nakatulog na talaga ako. Ayun, so pinapagalitan nila akong dalawa. Funny first na sila, dalawa talaga sila. Ayun, and ang ganda din nung, ano, ayun nung pala. Ayun, thank you po. Thank you, sis, sa pag-share mo. Thank you sa labor ng pag-share. Sa labor, sis. Si Sis Amor naman. Mag-insight na lang ako sa insight mo. Ay, di pa natin labor. Ayun, napakaganda ng mga sagot. Tara, andun na lahat. Andun na lahat. Okay. Maraming salamat sa pananalangin sa amin. Tsaka kay Samsam. Ganoon din kami, pinapanalangin din namin kayong lahat sa abot na makakaya. Yun, siguro ang sasagutin ko, napakaganda ng sagot ni Mia, no, yung magpapasensya sa number 6 ba yun? Yung... Ewan ko lang po. Nakikinig ka ba sa sagot ni Mia? Ayun, so sabi niya magpasensya, yung love of tolerance talaga. Minsan may mga bagay ka na papalapasin na lang, ganyan. Hindi mo na kailangan maging balat sibuyas, ganun. Isa yun sa pagpapakita ng pagmamahal. Hindi mo na kailangan gawing big deal ang lahat. At yun nga, kasi pagpapakita rin ng immaturity yung konting ganito ay hindi mapalagpas, ganun. Kung maliit lang naman at hindi naman talaga siya, no, between life and death. O hindi naman talaga. In all things towards one another. So ang tanong pala dito, how can Christian exercise and develop this? Una, ano, no, hindi mawawala yung pagbababad sa salita ng Diyos. Kasi pag nawawala yung kamalayan natin, yung pagiging sober natin sa salita ng Diyos, hindi natin makakayang mahalin ang ating brethren. Dahil hindi natin minamahal ang ating brethren sa ayon lang sa ating sariling lakas. Pag sariling lakas lang yung ginamit natin, nauubos agad tayo. So, kailangan talaga natin na magbabad sa salita ng Diyos. Private worship, family worship, at saka lahat ng means of grace na nandyan. Yun, daluhan natin, pakinggan natin. Yun yung magpapalakas sa atin na
Kahit na gaano kaliit yung tingin mo sa pagsunod mo, no? Kahit gaano kaliit yun, as long na nandyan ang desire, nandyan yung, ano, yung kagustuhan mong sumunod sa Panginoon, ano eh, mag-grow at mag-grow din yung pagmamahal. Ako, admin aminado ko, parang ang liit-liit talaga ng tingin ko sa, ang liit-liit, ang bagal-bagal ng aking growth, no, pagdating sa pagmamahal sa kapatid. Pero salamat sa Diyos kasi yung desire, hindi nawawala at nasusustain naman niya na, ayun, nangangarap pa rin ako na ma-imitate natin. Ako personally, ma-imitate ko yung pagmamahal ng ni Kristo na maibigay ko yun sa aking kapatid ng buhos talaga. Ang Panginoon, pag nagmahal, buhos talaga eh. So yun, next yung ano, yung spiritual conversation. Yun, isang malaking reminder to sa atin kasi mahilig tayong mag-usap-usap ng sa ibang bagay, yung mga bagay na hindi naman labas sa ano, salita ng Diyos. Si Spider-Man, si Batman, si lahat ng ano, superheroes, pag-usapan nyo. Pero lang si Jesus. So, yun ang, ano, talagang effort ito at hindi lang ito dapat sa elder tsaka sa pastor, kundi sa ating lahat. Imagine nyo kung tayong lahat may ganitong kaisipan na paano ba mag-steer up ng spiritual conversation sa bawat isa. E di, laging may spiritual conversation sa simbahan kung lahat tayo may ganitong puso. Kasi yung kamusta lang, kamusta ka? Ang sagot mo, ibang bagay. Bawa, kamusta ka? Tapos ang sagot mo, all about work, tapos lahat ng proseso sa work, kinuwento mo na. Pero walang, yung for sure, ang gustong patukuyan nung ano, nung nangamusta sa'yo, yung personal, ano mo talaga, being mo. Pero niligaw mo siya, niligaw ng conversation kasi wala kang desire for spiritual conversation. Kung lahat tayo, no, magkaroon ng cultivation sa ganitong pag-iisip, no, mapupunta at mapupunta doon ang usapan sa spiritual conversation to edify one another and to carry each other's burden. At ikaw din, matutulungan ka din dahil hindi mo lang sarili yung burden na yun. Next, number 9, submitting to pastors. What usually causes a believer to struggle with submitting to pastors, elders? How can this be overcome? O, tama naman yung sagot nila, no? Unang-una talaga, pride. And in pride, no? Isa yun sa mga one of the deadliest sin, no? Pride. Parang ibinababa ng Panginoon yung mga mapagmataas. At ang ibig lang sabihin nito, unang-una, hindi siya nagsasubmit sa Panginoon. Kung meron man siyang unang-unang nagkakasala ang taong hindi nagsasubmit sa pastor niya, ay unang-una siya nagkakasala sa Panginoon. Kung tama naman yung katuruan ng pastor at hindi siya makapag-submit, ay ayun nga na andun yung pride, yung sarili lamang niya yung kanyang nakikita at yung sitwasyon niya siguro. Kaya kinakailangan talaga unang-una mag-submit sa Panginoon. Unang-una, syempre, self-examination. Bakit ba hindi ko kaya mag-submit sa pastor ko? Ganon, hindi yung paturo agad yung ating fingers, pointing fingers agad sa ibang tao. Kundi ituro muna natin yung sarili natin. Bakit hindi ko kayang mag-submit ngayon sa pastor ko? Anong nangyayari sa akin? Anong problema sa akin? Panginoon, tulungan niyo ako. So, you're putting that in the feet of the Lord. And then, you know, in a genuine Christian, hindi po pwedeng hindi siya kakatagpuin ng Panginoon sa ganong estado na nagpapakumbaba siya sa harap ng Panginoon. Na, Panginoon, ipakita niyo po sa akin, bakit hindi ko po kayang mag-submit sa pastor ko ngayon? Ano pong nangyayari sa akin? No? Pagka doon sa puntong yon,
nakita niya at yun nga, yung repentance, kasama na dun na repentance. Then next dyan, na naisin na niya sumunod sa Panginoon. So, kung tingin mo naman na may mali ang pastor, kailangan siyang i-confront. Kailangan siyang sabihan. Kasi kasama to sa pagtulong natin sa pastor natin. Na hindi natin siya, siguro isa, masasagot na rin yung ibang tanong dito yung sa, andi dito tayo hindi dahil para hanapan ng butas yung pastor natin. I'm speaking not because I'm the wife of our pastor. I'm speaking as a member of the church. Yung bilang isang ordinaryong kapatid ninyo. Kasi naging isang ordinaryong lang din naman ako before. So yun, hindi para butasan or hanapan lagi ng butas yung pastor natin. Kasi dito ko nalaman sa pag-aaral natin sa Christian duties. Yun, nakita ko dito na ang galing pala ng pagkakadesenyo ng Panginoon sa simbahan. Kasi dati akala ko okay lang na pulaan yung pastor. Kasi ako, sabi ko nga sa inyo, accuser ako ng pastor dati. I love to accuse my pastor. As in, para ko siyang naging parang hobby. Parang sensation siya sa aking mga senses. Sports. Na tuwan-tuwa ako pagka na-accuse ko yung may nakikita akong mali sa pastor ko. Sinichismis ko siya ganyan. So, hindi nga pala talaga yun ang disenyo ng sa simbahan. Yun, sinasabi dito, may rule dito yung sa may. Sorry, hindi ko mabuksan yung cellphone ko. Cellphone, bakit? Ayan, so, sa may bandang number 5, yung shepherds, masasagot na rin kasi yung tanong na yun. The church is to remain loyal to the pastor and to stay at his side in all the trials and persecution that may arise because of the word. Iyon. So, hindi, kumbaga, magkakampi tayo dito, lalo na sa persecution. Hindi natin kaaway yung pastor natin, hindi niya rin tayo kaaway, at pinaprotektahan niya tayo, pinaprotektahan niya ang salita ng Diyos. Ganun din tayo, no? We will protect the word of God along with him. So, if the church is being persecuted, our pastor is being persecuted, hindi tayo mabilis pa sa alas 4 kung tumakbo. Kundi, we will contend for the faith with him. Kung ibig sabihin lang nun, yun, na hindi pala, parang hindi lang pala ito parang laban lang ng isa, ng individual. We are parang teamwork, no? Pamilya, no? Galing. Spiritual family. Ayun lang po, maraming salamat. Salamat po, tita. Sunod po. Siguro pwede natin isagad hanggang 12. Basta. Dahil hindi pa naman po luto yung lunch natin. Okay. Sige, bro. Sige po. Siguro dagdagan ko yung sagot sa number 2 po. Sabi sa number 2, contending for the faith. One of the rules is to contend for the faith for the purity of the doctrines. How does this benefit the church? Ayun nga, isa sa mga nabanggit ni Kuya Art, yung sufficiency ng scripture para sagutin yung mga accusation ng mundo sa simbahan. Na, for example, ngayon kanina, na yung regarding sa relationship, marriage, ang benefits na sa isang simbahan, nagkakaroon tayo ng confidence na sufficient yung scripture, sufficient yung foundation natin pagdating sa pananampalataya, na lahat ng kasalanan meron sa mundo ay kayang i-describe ng isang salita ng Diyos. Isa sa mga benefits din nun, nagkakaroon tayong assurance na legitimate yung pananampalataya ng isang mananampalataya sa simbahan. Kasi sabi nga sa scripture na Holy Spirit lang kaya magsabi na Jesus is Lord. And if you're contending for the faith, unless na may banal na espiritu ka,
you will contend for the faith. Pero kung wala kang hindi ka puspos ng banal espiritu or hindi ka regenerated, you will not contend for the faith. So isa siya sa mga determiner para malaman natin kung legitimate yung pananampalataya ng isang Kristiyano if he is protecting the doctrines ng church, pinoprotektahan niya yung ordinances ng simbahan. Kaya sabi nga dun sa kasi ako rin yung nagturo na ito. Sabi dun na ipagtatanggol lang natin yung doctrine kung alam natin yung bigat ng doktrina. Same sa pananampalataya natin. Pagtatanggol lang natin yung pananampalataya natin pag nalaman natin yung totoong bigat ng pananampalataya na meron tayo. Same with the genuine Christians, na a true genuine Christians will defend his faith because he knows the value of our faith in God. Pero yung isang nagpapanggap, kagaya nga sa kagabi, na yung mga false Christians, they will not contend for the faith kasi walang benefit sa kanila yun. Magigain sa bagay na yan. Kasi ang ganda dito sinabi sa 1 Peter. Basahin ko lang. 1 Peter 3:15 sabi, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Isa sa mga mistake ng isang Kristiyano pagdating sa faith, umaatake sila sa mga gawain ng mundo, which is hindi yung design ng armor of God. Ang galing nga eh, kasi yung design ng armor of God is to defend the gospel, not to attack the world. At yun yung nagiging, especially sa mga nagiging cage stage, na pag nakakita sila ng mali, kinokorek agad na kinokorek. Anong nangyari? Kaya nakakategorize sila na cage stage kasi hindi nila naiintindihan na yung faith is meant to defend, not to attack yung mga nagkakalat ng kasinungalian sa mundo. But ang pinaka boundary nun, kung itong mundong to minamanipulate ng church, and andun tayo bilang isang Kristiyano to defend. And nabanggit nga kanina na isa sa mga purpose ng pag-aaral ng salita ng Diyos, bukod sa magkaroon tayo ng proper worship, praises sa Diyos, yun yung i-defend yung pananampalataya natin. Kaya nga pag ina-examine ko yung sarili ko na how if randomly may magtanong sa akin, sino si Kristo? Paano kung randomly may magtanong sa akin, saan yung Trinity sa Biblia? Doon yung mga basic foundation ng question na yun, mukha siyang basic eh. Pero in out of season, kaya ba natin siya masagot? Kaya in-encourage tayo in season man, down ka man, wala kang confidence na mag-share ng word, we should be prepared to defend the word of God. And lastly po yung insight ko po siya sa rule 2. Sabi dito, the pastor way of life is to be observed and carefully followed to the extent that he walks in the ways of Jesus Christ. Ang galing kasi may tanong dito na paano natin mababalance na siya yung tutulong sa atin sa pananampalataya at the same time makasalanan siya. At yun nga eh, nahimay-himay dun yung bigat ng qualification ng bilang isang pastor na hindi siya pwedeng partial lang. For example, sabi doon, having one wife, then hindi naman siya gentle. Yung pagiging hindi niya pagiging gentle can be a reason para hindi siya ma-qualified as isang pastor. So, sa qualification, hindi pwedeng partiality. Kaya nung na-topic, andun nga si Pas, habang tinag-uusapan siya, because ang bigat and nakahiya lang na ganun kabigat yung pastor, ganun natin siya pagdating sa offices, siya yung may highest respect, reverence sa simbahan. And yet, yun yung mas dinedegrade nating posisyon, which is hindi siya dapat gawin bilang isang Kristiyano. Kaya sabi doon, dapat carefully natin fina-follow yung way of living ng pastor natin. Kaya nga, yun nandito ako, dahil nga kasama ko na rin sila pas dito sa church na nakatira. Parang, andun eh, may kita mo yung flaws ng pastor natin, yung discrepancy niya, may kita mo yung habitual life niya, at andun yung confidence mo na matutulungan tayo pagdating sa pananampalataya. At the same time, hindi natin siya titingnan as palaging malakas na pastor, palaging consistent sa pag-aaral,
na palagi tayong bubuhatin. Hindi. But, ang galing lang kasi we should balance na hindi lang pastor yung nagpapakain sa atin. Ngunit, though, yun dapat yung responsibility ng isang pastor is to feed the sheep. But at the same time, to help the responsibility ng isang shepherd na hindi tayo maging tigas, matigas na ulo ng mga tupa. And at the same time, we should not be a critical spirit sa pag-o-observe ng buhay ni pastor. Kasi wala tayong pinagkaiba kay Paz na lahat tayong makasalanan. But difference, the pinaka-difference na ito ay may office siya and we should respect that. Not because si pastor ay isang pastor, kundi yun yung inordain ng Diyos sa atin. At ayun, sa pananampalatayan natin, magpalakasan tayo. Sabi nga sa spiritual conversation na kahit small talk, kung nakaka-build up naman siya, nakaka-encourage naman siya, let's talk about Christ. Kaya, ewan ko sino yung nag-share nun, isingit ko na lang din. Si Kuya Mark ata yung nagsabi nun, na yung pagdating dito ni Pastor Ardy, wala kang ibang maririnig sa kanya, kundi kung paano siya binago ng Diyos. At sa pag-fellowship natin, kaya pang papansin natin sa rules, ang pinaka number one rule, attend regularly sa church. Kasi pag hindi ka nag-attend regularly sa church, yung susunod na rules, hindi mo ma-apply to love one another, to submit your pastor. Paano ako magsasubmit sa pastor kung hindi ka nag-attend sa church? At the same time, how can you practice to exercise spiritual conversation kung hindi ka naman nag-attend sa church? So, kung isa sa kukondense natin lahat, so we should attend regularly sa church, fellowship, sa gawain pampanginoon. Sige lang po. Thank you, bro. Sino pa po ang hindi nakapag-share? Si 1, 2, 3, 4, 5, 6. May anim pa po. So we still have 15 minutes. Mind na lang po natin yung time natin sa pag-share. Thank you. Sa akin is ba yun? Ito, yung number 4. Ay, hindi pala. Number 3. The church is required to support the pastor and his family by supplying all their earthly needs. What practical steps must we take to obey this rule? Una-una sa lahat, ng pag-support sa pastor, hindi lang siya nakabase sa financial. We can support our pastor in service, no? Napakalaking bagay yun. Hindi siya napakaliit, sobrang laking bagay nun. Hindi man tayo makatulong financially, hindi man tayo mapagbigay ng pera or financial, pero nandun yung support natin, service natin. Tumutulong tayo sa kanya sa paglilinis ng simbahan, sa pag-alaga kay Baby Seven, napalaking parte nun. And, siguro yun yung magandang practice din, no? Na sinusuportahan natin yung ating pastor. And then, siguro sa, number 5. The church is to remain loyal to the pastor and to stay at his side in all the trials and persecution that may arise because of the word. Give examples of these trials, persecution. Siguro ito yung paano, sa mission siguro. Parang alam ko na rin ito nakaraan, yung rule na to sa mission. And then yung support natin kay Pas, no? Nandun yung loyalty natin kaya pa sinasamahan natin siya sa mga persecution. Kasi iba yung sa yung trials dun, yung persecution dun sa pagpunta nila sa Masbate. May threat dun, death threat nga. Tama po ba, Pas? Meron. Kasi NPA, daming NPA dun. Kaya nga, andun tayo. We are loyal kay Pas na samahan siya, na gabayan siya, maging katabi o kaagapay sa mga pagbabahagi ng salita. And sobrang malaking factor yun.
Siguro yun lang sa akin. Salamat. Si Sis Anda muna. Request niya. Bro, baka may nag-chat sa, ano, sa Gmeet. Wala. Hello. Sige, bro. Siguro ano na lang ako sa insight. Pero in a context of sa question number 6. Yung ganyan, napakaganda na exercise natin yung pagmamahal natin sa bawat isa, yung genuine love towards believer, yung brothers and sister natin. True fellowship and yung gathering nabanggit na rin ni Ate Joanna kanina. Pero yung gusto ko iyan din, how can we maintain itong pagmamahal na to? Kasi inya nabanggit naman na inya sa review kanina na yung love is a fountain of all duties, na lahat ng mga duties ng mga na-review, lahat 'yon nag-uumpisa sa pagmamahal. And how can we maintain? Kasi ano eh niya eh mabagsak tayo eh. We fall, may part na hindi na natin gagampanan yung duty natin sa kapwa natin believer. Pero yun, ang Panginoon merong binigay na instruction ng Panginoon sa atin kung paano natin i-maintain yung pagmamahal na to. Dito sa John 15, yung sinabi ng Panginoon yung regarding sa true vine. Sabi dito sa John 15 verse 7, "If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit and so prove to be my disciples." Yan yung ano eh, isa sa pag-maintain ng pagmamahal natin is to abide in the Lord, dahil ang Diyos yung nasa kanya yung unlimited source ng pagmamahal, na dahil nga natanggap natin yon sa kanya, no? And we have this responsibility and duties to exercise it doon sa kapatiran natin, no? And ayun nga, yung sinabi ng Panginoon, if you abide in me, na magkaroon ka ng that you bear much fruit. Eh yung sinasabi dito na fruit is nga yung sa Galatian, unang-unang binanggit yung love and yung joy. Lahat lang yon if you abide in the Lord, no? Nandun yung pagbe-bear natin ng fruit na yon. And mag-iwan to ng tanong sa atin na sa ngayon, no? Are we abiding in the Lord? Yung mga general specific principle na pwede natin gawin, yung pag-abide sa kanyang salita, yung para mag-abide tayo sa Panginoon. Ayun, it falls sa bagay na to na sa pananatili natin sa Panginoon, no? Araw-araw we have this responsibility and duty na lumapit sa Panginoon sa umaga, sa gabi, yan, day night, buong araw, no? Ayun yung responsibility natin na sa Christian. Yun lang po. Salamat, bro. Si Ann o si Ann? Ayun, si Sister Ann naman po. Sagutin ko po yung isa lang po yung sagot ko dun sa 3 and sa 7, yung supplying earthly needs, prayer for pastor or elder, since nasa finance po ako. Yun talaga yung pinaka prayer ko na makapag-focus ang ating pastor and yung family nila sa word, sa preaching, teaching, na mabawasan yung worries nila sa finances. Sana maging maging mas generous pa tayo. Naalala ko kasi diniscuss to sa amin noon sa ladies with ARBC na talagang dapat we consider na dependent yung family nila sa atin, since syempre
Ayun din naman yung nasusulat sa Bible. Yun na lang. Tsaka yung number 8, bearing with one another's weakness, how do God's mercy, goodness, and the glory of the gospel motivate us in obeying this rule? In supporting our brethren, dapat talaga in light of gospel yung pagsusupport natin sa kanila. Kasi if not, baka ang tendency is nandun tayo sa dalawang extreme side, yung maging legalist tayo masyado sa kapatid natin or maging yung ano ba yun? Antinomian. Yung for example, may onting weakness lang, onting mistake, hindi natin finalo yung tatlong yung discipline stages na yun. And baka i-consider na natin, pagan yan, nagkamali yung ganon. So, hindi natin gagawin yun sa kapatid natin in bearing their weakness. On the other hand naman, hindi, for example, nagkasala. Siyempre, loving na i-rebuke siya, loving na i-discipline. Hindi natin sasabihin na, okay lang yan. Ano, kahit magkas mamuhay ka ng kasalanan, mahal ka pa rin ni Lord. Hindi natin sasabihin yun. So yun, tapat talaga in light of the gospel. And then yung share ko lang din yung sa spiritual conversations na ang ganda talaga na kapag pinag-uusapan natin yung mga buhay natin is in light of the scripture, yung maging mindful tayo na kapag nag-share ng buhay sa atin or ng burden sa atin is makakapagbigay tayo ng mga ano ba? Yung paano makakatulong yung ang scripture sa buhay nila in light of the scripture. Yun. Yun lang. Thank you po. Salamat, Sis Ann. Next si Hermar, Bromar. Si Tita Jack. Number 4, what specific topic have you talked about in your spiritual conversations with your brethren that caused your edification? Whenever time na may nag-open na mga brethren na mga challenges nila, mga tawag dito, burdens, at kung ano pa man yung pinagdadaanan nila, is edification yun for me. Hindi siya bigat or ano, hindi something na dapat i-invalidate natin yung feelings nung nararamdaman ng brethren natin. Kasi kung minsan, nagkakaroon tayo ng mindset na though that we are in this process na ang dami na nating alam, almost na ang dami na nating natututunan na to the point na parang ano eh, yung response lang natin is okay lang yan, kaya mo yan. Parang ano lang man, ang hihina mo naman. Hindi natin ganun ma-express totally kung minsan, pero kung ganun yung thought natin kagad sa isang brethren na nag-o-open na gusto niyang mag-open ng gantong struggles, pero wala siyang kakayanan na i-open to kasi nahihirapan siya. Hindi dapat natin siya tinitake na ganun. And what if ikaw yung dumating sa ganong situation? Ano ang magiging response mo na ikaw naman yung mag-open ito sa isang tao at ito yung maging response mo? So that's why we have to be gracious. We have to be loving. Yun nga eh. Ang sakit kasi sa part na ito yung madalas na lumalabas sa mga bibig natin. Gusto natin na maging mapagmahal, maging gracious. Pero kuminsan, ito yung struggle natin mga Kristiyano. Mismo yung kung ano yung sinasabi natin, hindi natin magawa. Kaya kailangan natin ng bawat isa para magkaroon ng palakasan and edification. And also in the context of fellowship, kasi dito lang talaga siya nag-make sense or yung matter ng pag-sharing ng bawat isa na as much as possible, na when every time Lord's Day, meron tayong gawain. Ang sarap i-spend nung time na makapag-usap tayo sa mga brethren about their burdens, about
kung ano yung mga natutunan nila personally sa studies nila. Ang laking bagay nun. Imbes na pag-isipan natin or gawin natin, pag-usapan natin yung mga bagay patungkol sa work, hindi naman masama kasi meron pa rin may wisdom pa rin tayong may i-share sa kanila kapag may mga struggles silang ganun. Pero pat ganun na lang yung pag-uusapan natin at ano, namimiss natin totally kung ano yung meaning ng fellowship. Parang hindi na natin napapag-usapan si Christ. Parang eto na lang, bro, ano? Kamusta yung mga ano dyan? Yung mga ganyan. Ayun, ang ganda lang siya na ano, ma-remind sa atin. Kasi we've been ano eh, ang busy na natin sa nagdaan, sa mga trabaho natin, tapos may mga family problems pa tayo or what, 'di ba? Ang sarap ng ano na makarinig sa isang brethren na ito yung ano, ito yung binibigay niya. Ayun, yung prayer, pray for pastor and elder sa number 7. Mahalaga siya at ito yung isa sa mga mahalaga na na tungkulin natin bilang mga Kristiyano. We have to pray for everyone. Pray for the church, the members, at yung mga pastor na nagle-labor sa pagtuturo. Mahalaga yung panalangin kasi ito yung way natin na maidulog sa Panginoon kung ano yung mga petitions natin. Ang ganda kasi nung time na nabasa ko yung kay ano sa isang Puritan ano, na bakit nandun yung confidence natin manalangin sa Panginoon? Kasi unang-una talagang because of Christ. The reason kung bakit nakakaabot sa Ama yung panalangin natin is dahil kay Kristo. At nagiging acceptable siya at na ipaparating sa Ama because of Christ. And knowing that Christ is, He intercede for us. Yung mga bagay na ano na akala natin kung minsan hindi napapakinggan ng Diyos pero He knows it. Yung term nga na ginamit ng isang theologian na before we pray that He decreed that from eternity. At alam na ng Diyos kung ano yung mga pangangailangan natin. Especially lalo sa simbahan na alam natin na napakahalaga ng pastor, ng mga offices, ng mga elders na tumatayo sa simbahan. Kasi sila yung tagapagdala ng salita ng Diyos. At tayong mga nakikinig o tayong mga tumatayo lahat, hindi siya ano, parang policing eh. Pero may ano eh, obserbahan mo talaga eh. Tsaka kailangan i-examine talaga na hindi lang ma-deliver niya ng maayos yung word, kundi talagang mahirap siya. Hindi siya ganun kadali na ma-apply to lahat. Pero dapat nandun talaga yung ano natin. Yung conscious effort na sumunod sa pagsalita ng Diyos. Ang masakit kasi pag yung ano tayo na tawag dito. Na pag may sinabi tayong ito yung tinuturo natin pero contradicting sa buhay natin. Ito yun yung masakit na kuminsan. Pero everything na meron tayo dito is biyaya ng Diyos. Wala talaga tayo may pagmamalaki. Lahat tayo ano, ginagamit lang ng Panginoon dito at ano, pero salamat sa biyaya niya kasi ano, may mga nilalagay siyang tao para sa buhay natin na para si kakatuto natin at ikakalago. So far yun lang. Thank you, bro. At sa mga nag-labor throughout this, salamat sa inyo. Thank you, bro. Thank you. Si Sis Jack, gusto mag-share this? Ayan. So, si Herman yung last. Or si Bebe, gusto ba hindi mag-share? After? Mimon, ikaw din, ano? Okay. Sige. Alas 12 na, pero sige. Sige, mabilis lang sa akin. Okay. Ayun, maraming ano, ang daming topic at marami ring natutunan ng bawat isa.
salamat sa Diyos. At isa yung sa tumatak sa akin is yung kahalagahan ng fellowship ng bawat isa. And yung obedience natin sa salita ng Diyos. And isa sa utos sa atin ng Diyos is yung maging miyembro tayo ng isang simbahan at mag-end kung ano yung mga pinapagawa, ano yung mga schedule sa iglesia na ng ating pastor ay kailangan nandun tayo nakasuporta sa kanya bilang isang iglesia. And naging tumatak din sa akin yung about sa there's weakness na ayun nga, wag natin isipin na yung mga burdens natin is pabigat sa mga kapatiran natin. And hindi kasi hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa. Maaring yung kahinaan mo is kalakasan ng kapatiran mo. And kung paano mo yun nalagpasan, magandang ma-share mo yun sa kanila upang alam din nila na pag dumating sila sa sitwasyon na yun, alam din nila kung ano yung gagawin nila, na kung paano rin nila lalagpasan yun. And ayun nga, pag meron tayong pinagdadaan ng kahinaan, huwag nating ilalayo yung sarili natin sa simbahan. Kasi isang katawan nga tayo eh, iisa lang tayo. And ayun, kung ano yung pinagdadaanan ng isa is mararamdaman ng lahat. Kaya mahalaga talaga na hindi natin ilalayo yung sarili natin sa simbahan. And huwag nating i-separate yung sarili natin na kapag meron tayong kasalanang nagawa, huwag natin i-condemn yung sarili natin na hindi tayo karapat-dapat sa simbahan. Kundi humingi tayo ng tulong sa pastor natin, sa kapatiran natin. Let's pray always para sa pastor natin. Nabanggit yun sa fellowship namin with ARBC na dapat tayo, yung simbahan yung unang tinatakbuhan ng pastor natin kapag merong kakulangan sa kanila, hindi sa ibang tao, hindi sa labas ng simbahan, kundi sa loob ng simbahan. Dapat sa atin ng sa simbahan na nararamdaman ng pastor yung suporta, yung need sila na ma-meet ng simbahan. Isa rin kasi yun sa titignan sa para maging covenanted tayo kung paano natin kayang suportahan yung pastor natin. Yun lang po, maraming salamat. Thank you, sis. Sige, bro. Sabi ni lahat eh. Thank you sa labor ng lahat. Hindi, ano ba? Nag-agree ako doon sa sinabi ni Ira, social media, na yung may pagtitiis yung perseverance ng bawat isa, isa sa pagpapakita ng nagmamahal tayo sa bawat isa yun. Na ayun, actually na-apply ko yun sa mga sa anak ko, na dati kasi ano eh, konting kibot lang nila, shadow ano eh, parang nainis na agad ako na ano, isa rin natutunan ko na ano, yun, yung kailangan meron may pagtitiis dun sa mga bagay na yung mga ano lang, mga petty faults lang, mga petty mistakes or yung mga ganun, mga bagay na ganun. Tsaka yun, ano, isa pa yung number five ba yan? Yung shepherd trials. Yun, isa sa papahita na yung loyalty natin sa pastor natin is yun, pag may mga pinagdadaanan silang paghihirap, pag pinagdadaan, yun, tulad ng nangyari kay Pas, yun, sa, lalo na sa mga health, yung mga uncontrollable na, ano, na pangyayari sa buhay ng pastor natin, yun, dapat nandun tayo sa likod niya, hindi tayo, huwag natin siya iwan sa ere, sa mga ganong mga pagkakataon. Ayun, kaya mahalaga din yung sobrang mahalaga talaga yung prayer. Yun, sobrang halaga yun. Ay, hindi talaga dapat mawawala sa isang simbahan na pinagpipray yung pastor, pinagpipray yung mga ano, yung bawat isa, yung mga lalakihan, yung may mga asawa. Kailangan pag-aralan talaga yun. Paghirapan natin, pagdasal natin bawat ano. Ayun, yun lang yung akin. Tapos, yun na lang para.
Matapos na. Thank you, bro. Thank you. Okay, last buzzer beater na rin si Bro Herman. Salamat sa labor. Yeah. Ano lang, siguro para sure. Yung number one question, preserving unity. This is one of my topics na na-assign po sa akin. Napakagandang sagutin to kasi yung question is endeavoring preservation of unity both in particular and in general. So, diniscuss ko dito regarding sa spiritual factor, ecclesiastical, tapos yung in civil, tatlo yun. Na we need natin, as a Christian, we need to preserve yung unity na meron tayo. Pero yung question dito is, what are the harmful effects of not obeying this rule? Hindi to na, alam ko na sama to sa discussion, pero hindi to na-emphasize. Pero basically, yung sagot dito is, i-contrast mo yung motives natin para i-obey yung rules. Kasi yung motives na yun ay yung reward din mismo kapag hindi mo nagawa. Yung una is, yung the remarkable earnestness or seriousness of Christ and the apostles in their prayer and direction with respect to this duty. Panalangin ng ating Panginoon at tulad ng sinabi ni Kristo sa John 17:11 that they may be one even as we are one. So, if we are not in terms na we need, wala tayo sa kalagayan o sa disposition na we need or we want to preserve the unity is we are not desiring what God's desired and the apostle desire na that they desired Chano ay maging isa at yung simbahan niya maging isa. We are contradicting yung kiniklaim ng ating Panginoon if we are not or we are not neglecting this preservation ng unity. Pangalawa is yung kapag na-neglecto yung dishon yung scandal with the gospel na kung saan gawin ng church, and the shame and sorrow to the saint that will arise when this duty is neglected. Ayun, yung scandal of the gospel, yung dishonor sa Panginoon, kasi isa yung Diyos, iba-iba yung gusto ng mga bahagi ng katawan niya. So, dishonor, scandal, yung ruin, pag-aaway-away ng simbahan, yung shame, kahihiyan, yung sorrow ng mga mananampalataya at mga pinabanal ng Diyos kapag hindi ito. Tulad nung sa Galatians 5:15, but if you bite and devour one another, watch out that you are not consumed by one another. So, ayun yung babala ni Apostle Pablo. Ayun, another thing, yung fearful distress na kung saan magiging resulta nito sa katawan o sa bahagi ng katawan sa mga nangyari. Siguro yun lang yung sa akin. Sana nakadagdag. Bro, salamat sa pag-adjust mo. Yeah. So, diretsyon tayo ng lunch. Ay, ng dinner. Maya ng lunch. Dalaw ka lang. Okay. Ayun, Bas. Tatya na, Bas. Good morning sa ating lahat. Happy Lord's Day. It's a treat for us to study John Owen's title nito. So, Duties of Christian Fellowship. Christian Brethren? Fellowship. Tumama ka pa? Duties of Christian Fellowship. Duties. Ayan. It's a treat for us kasi every time na kinakausap ko si Pastor Joseph and sinishare ko yung mga struggles natin, struggles ko as a pastor, isa lang yung sinasabi niya, kapag nakikita niya na may problema tayo or pag nakikita niya nagkakaroon tayo ng mga issues, sabi niya sa akin lahat, na-expect niyo na, parang ina-expect niyo na nakuha niyo na lahat yan. No? Parang bang ganun yung attitude natin towards church, towards each other, towards our pastor. So, itong duties of Christian fellowship ay napakagandang pag-aralan sa panahon na pinagdaanan natin o pinagdadaanan natin. Especially, nare-reveal yung mga puso natin. If after this study, ay ang resulta sa atin ay pride. Simula sa pastor hanggang sa pinakabatang applicant ng membership dito.
imbis na na-humble tayo, kundi mas naging critical tayo sa isa't isa. Ah, kasi hindi mo ginagawa to eh. Gawin mo muna to para gawin ko to. Pag ganun na naging attitude natin, let's not talk about Christianity. Let's not talk about church. Okay? Kasi this will define yung mga tinuro ni John Owen dito, kung ano dapat yung ginagawa ng isang Kristiyano na dapat natural sa kanya. No? And in our mortification of our sins, yun yung mga nilalabanan natin. Para ma-achieve natin yung duties and responsibilities na to towards our pastor or elders and as members. Nakita natin dalawang section yun. Sa parte ng pastor, hindi dapat siya makaramdam ng pride. Sa parte ng members, hindi din dahil dapat makaramdam ng pride. Na para bang, tawag sa ganun? Anong tawag din? Yung ano ka? Ano? Hindi. Yung parang deserve mo. Ano yung tawag? Entitled. Entitled tayo sa mga bagay na ito. Okay? Ang pastor ay hindi dapat maka-feel ng entitlement, kundi ma-humble siya na ginagawa to kasi utos ng Diyos. Hindi natin ito gagawin dahil dakila ang pastor o whatever. No. Ginagawa natin to kasi ito yung tamang gawin. Okay? Gaya nung pinauna ko dati, kung naalala nyo, kung re-respetuhin natin yung pastor natin, not because of whatever reason, but because of the unang-una, yung posisyon na pinaglagyan sa kanya. At yung mga miyembro din naman, hindi rin natin may feel na entitled tayo na kapag hindi to ginawa sa atin, hindi natin to naranasan para bang ang tawag doon, isang kasalanan na hindi, no? Parang we can't live without it, no? Dahil ayaw natin sa gusto, may mga pagkukulang talaga tayo. Ang duties natin ay hindi natin lahat na gagampanan bilang isang iglesia. Pastor man yan, elder man yan, deacon man yan, o miyembro man yan. With that being said, wala pa kayong pastor. Okay? Wala pa kayong official o ordained pastor sa church na ito. Ang position ko, lagi kong nire-remind sa inyo na interim. And the other, last week, no, Brother Art, sinend na sa atin yung mga susunod na parang update para sa ating covenanting. At kasama doon, pag-uusapan namin, pagmimitingan na, yung pag-select at pag-ordain ng pastor. So, ano ibig sabihin nito, mga kapatid? At pati yung pag-accept ng members, no? Lahat tayo, bilang isang kongregasyon, wala pa tayong bilang kung tutuusin. Hindi pa tayo covenanted. No? So, ang pinag-aralan natin ng mga ilang buwan na o ilang linggo, this should really humble us. Wala pa tayo na-achieve. Wala pa tayo dun sa kalingkingan man lang. Kaya, ano dapat ang resulta kung humble tayo sa salita ng Diyos at sasabit tayo? Graciousness. Maging gracious tayo sa isa't isa. Kung pwedeng kalad ka rin natin ang isa't isa, papalapit sa Panginoon, papatawid sa covenanting, gawin natin. No? Kasi yun ang pagkakatawag sa atin. Our duties and responsibilities as Christian, ang end point nun is to edify the church, to build each other up, mutual edification, not to tear each other down. Okay? So ang layunin nun, pag binasa nyo lahat yon, ang ending ay ma-build up, yung first section, si pastor, ma-build up yung pastor dahil binibuild up natin yung word, masecure natin na ang salita ng Diyos ay prominente, nakatindig talaga, talagang nakatayo dito sa pulpito. Pangalawa, nakatayo din ang mga kapatid natin. Nabibuild up natin sila sa ang isa't isa. So, salamat sa Diyos na umabo tayo sa punto na ito. Pero masasabi ko bilang interim pastor, no, ang kongregasyon na ito, napakalayo pa natin. Ako, napakalayo ko pa. Ang kongregasyon, napakalayo pa. At kailangan natin magsumamo sa Panginoon sa biyaya niya. Kasi kung hindi lang biyaya ng Diyos, wala ni isa man kayang tumayo dito. The mere fact that we can stand here, that we can go here, even mag-worship tayo together,
ay biyaya lang ng Diyos. Wala tayong maipagyayabang sa Panginoon. Hindi natin maipagmalaki. Paging yung application natin sa membership, yung interviews natin, yung mga sinasagot natin. Kung hindi pa tayo kabilang sa isang kung covenanted church, wala tayong bilang. No? Yun ang katotohanan. Pwede natin sabihin na, oh, bilang na ako sa elect. Pero anong benepisyo natin sa body of Christ kung hindi pa tayo lubusang covenanted? Ibig sabihin, meron tayong hindi... Ang Diyos ang nagtatatag ng kanyang simbahan at sinabi niya, upon this rock, I will build my church and even the gates of hell cannot prevail against it. Siya yung nagtatatag, hindi tayo. So kung tayo ay mako-covenant come January or kung kailanman, kung madelay pa yung covenanting natin, anong attitude natin? Humility and graciousness. Magsumamo tayo sa Panginoon. Magmakaawa tayo kung maaari sa kanyang biyaya at habag. Dahil siya lamang ang may kakayanan para gawing tayong ganap na simbahan. Hindi yung mga abilities, hindi yung ating mga kakayanan o yung kung ano man ang meron tayo. Wala tayong kakayanan to achieve. May mga tag dito, may mga checklist ba tayo? Kailangan ma-achieve natin ito, magawa natin ito. Kailangan si pastor ganito na by this time or whatever. Pero at the end of the day, it is Christ who builds His church. It is Christ who builds His church. And for us to be covenanted, kailangan may circumcision ng ating mga puso. Kailangan merong pagtutuli ng ating mga puso. May pagtatanggal ng laman at pagsisigurado na hindi na tayo lalakad gaya ng dati. May pagbabago sa ating puso. Tayo manalangin. Aming Ama, maraming pong salamat sa biyaya ninyo. Kayo po ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Kayo ang Panginoon ng mga Panginoon. Kayo po ang panulukang bato. Kayo ang nagsisimula ng at nagpapanatili ng iyong iglesia. Kaya Panginoon, salamat dahil may mga katuruang ganito na naglalayon na maabot namin, Panginoon, yung standard. Makita namin yung dapat namin gawin at hindi namin dapat gawin upang ito'y masunod. Hindi upang lumaki ang aming mga ulo, hindi para yumabang, hindi para maging critical lang kami sa isa't isa. Bilangan namin ng isa't isa ng mga pagkakamali o hanapan namin ng butas. Bagkus Panginoon, makita namin ito na biyaya mula sa inyo dahil hindi namin kakayanin. Ni isa dito, Panginoon, sa mga napag-aralan namin, hindi namin ito kayang i-achieve. Hindi namin kayang gampanan ito kung hindi lamang sa biyaya mo. Kaya dalangin namin, Lord, sa mga natutunan namin, napag-aralan namin, magtulak ito sa amin na mas maging humble, mas maging gracious towards each other. Mas makita namin, Panginoon, yung kakulangan namin kung wala kayo, Panginoon. At sa panahon, Lord, na dumating na kami po ay mako-covenant ayon sa inyong biyaya, ayon sa inyong kalooban, dalangin namin, Lord, balikan namin ito. Makita namin, Lord, na kung amin mang nagagampanan ito dahil ito sa inyong biyaya at hindi sa aming mga lakas. Salamat, O Diyos, sa inyong pag-ibig. Salamat din, Panginoon, sa mga nagturo, mga nagbuhos ng halang panahon upang pag-aralan ito, upang maingat na maituro sa mga kapatiran, maging sa mga proseso ng review na ito, pagpalain niyo po silang lahat. Maging sa aming pagsasaluhan ng aming pagkain ngayong tanghali, pagpalain niyo po mga naghanda nito, at maging kalakasan namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus, itong aming dalangin. Amen and amen.